Pangsanlibutang ulat. Nasaan ang mga mabubuting tao? Lumaki si Mahay sa isang structured na pamilya na nagturo sa kanya na maging magalang, huwag gumamit ng masamang salita o magmura, huwag uminom ng alak o magdroga. At sinunod niya ang mga halimbawang ito at humanap siya ng mga kaibigan na may ganito ring ugali, ngunit napakahirap makahanap ng mga taong ganoon. Si Mahay ay isang engineer sa isang lokal na coal mine sa Romania at ang mga trabahador doon ay nanunumpa at mga mahilig uminom ng alak. Maging sa simbahan na kanyang dinadaluhan tuwing Linggo ay nagmumura at umiinom ng alak ang mga tao. Lumipas ang mga panahon, huminto si Mahay sa pagsisimba. Ngunit sa kanyang trabaho, ipinagpatuloy niya ang mga alituntuning itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. Dahil sa kanyang kakaibang lifestyle at work ethic, nanatili siya at nagtrabaho ng mahabang taon sa kanyang kumpanya at naging direktor ng kumpanyang iyon. Pagkatapos ng isang matagumpay na career, nagretiro si Mahay. Pinili na lamang niya na e-enjoy ang kanyang natitirang mga taon. Ngunit 2 linggo pa lamang pagkatapos niyang magretiro ay na-stroke siya at na-ospital. Matapos ang kanyang gamutan sa hospital, bumalik siya sa bahay at nagsimulang mag-ehersisyo upang maibalik ang paggalaw sa kanyang mga braso at binti. Isang araw, nakita ng isang kapitbahay na si Gabriel ang kanyang pagsisikap at nagsimulang ipagdasal siya ng sekreto. Pagkaraan ng 3 linggo, pumunta si Gabriel sa bahay ni Mahay at inanyayahan siya sa isang Adventist Bible Study Group. Tinanggap naman ito ni Mahay at dumalo siya sa isang small group. Doon siya nakatagpo ng mga magalang na hindi nagmumura o umiinom ng alak. Sa pamamagitan ng small group na ito, natuklasan niya ang pag-ibig ng Diyos. At ngayon ay hindi na siya makapaghintay na siya ay maging physically fit para mabanyagan. Nalulungkot si Mahay sa kanyang naging problema sa kalusugan ngunit hindi siya nagrereklamo dahil mas makikilala pa niya ng lubusan ang Diyos at ang kanyang pag-ibig habang siya ay patuloy na nagpapalakas. Ang mga paaralan ay isang mahalagang bahagi ng paraan ng pagbabahagi ng mga Adventist sa Romania ng mensahe ng Biblia. Kaya ang bahagi ng ating offering sa quarter na ito ay magagamit upang magtayo ng isa pang bagong paaralan at extracurricular educational center sa Romania. Maging bukas palad tayo!